Nadadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Chan naman, yung ating pag-uusapan ngayon, Nocturnes. Yung bahagi na ating katawan na kadalasan hindi natin masyadong iniisip, pero dapat inaalagaan din natin. Ang tanong na ating sasagutin tungkol sa chan ay ito. Normal ba ang inaantok pagkatapos kumain? Mapatanghalian pa yan o mapahapunan? Kadalasan, di ba, kapag tanghalian, tinuturing yon na patay na oras. Kasi yun yung panahon na kakatapos lang kumain. Kaya naging uso yung siesta sa atin na tuwing mga alas dos ng hapon, natutulog. Kasi nga, kakakain lang. Pero ayon sa nabasa kong libro tungkol dyan, yung librong ito, ang pamagat ay The Urban Warrior's Book of Solutions. Luma siyang libro. Sinulat siya ng isang doktor. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero tingnan nyo na lang ito, itong screenshot ng cover. Yan. Di ko alam kung itong cover na to republished o yung original. Pero nasa akin pa rin yung original. Hindi ko lang, nalimutan ko lang akitin. No, akitin yung mismong kopya ng libro. Pero anyway, ito yung sinasabi nung doktor na ito na pinaniniwalaan ko din kasi tinry ko siya sa sarili ko. Hindi naman na ako inaantok nung sinimulan kong gawin yung sinasuggest niya. Ayon dun sa parang quiz na kanyang ginawa, yung quiz na yun, true or false type. So kung tama yung statement, nalagay mo dun, tama. Kung mali, de false. Yung statement na yun, normal ang maging antukin pagkatapos kumain. Ang tamang sagot pala doon ay false. Hindi yun normal. Ayon sa kanya. Kasi, kaya lamang pala tayo inaantok pagkatapos kumain dahil kadalasan, hinahalo natin ang tinatawag nating protein o yung laman ng karne o manok o anuman doon sa kanin, which is sugar. Kapag ating kinain na, dapat pala daw hindi natin pinaghahalo ang protein at saka starch or sugar or carbs. Kapag pinaghalo kasi natin yon, ibig sabihin kinain natin ng sabay, magkakakos yun ng delay, okay, dun sa ating digestive system. Sa aking pagkakaalala, no, dahil doktor ito, sinubukan niya ng mga ipaliwanag in a way na maintindihan ng mga non-medical professionals. Pag kasi pinagsabay natin yon, yung, di ba, sabay yung carbs at saka protein pumasok. Ang mangyayari bale, uunahin ng katawan natin yung starch or yung sugar na i-break down. Tapos i-distribute sa iba't ibang parte ng katawan para sa energy supply. Tapos yung protein, nakatingga yan sa parang pancreas. Dahil yun yung nagkakos ng antok. Yung pagiging ano niya, yung pagkakatingga niya, yung pagkakastock niya sa isang part ng ating digestive system or excretory system. Baka yung, I think yung pancreas, I'm not sure kung digestive ba yun o excretory system. Sorry ah, medyo na lumalabo na yung ano ko sa aking biology, pero ano siya natatingga. Yung kaya nga tayo inaantok dahil doon. Gusto natin maiwasan yun, no? Para maiwasan yon, ang payo niya, huwag nating ipaghahalo ang dalawa, ang carbs at saka protein. Pwedeng protein saka gulay, pagsamahin. Pwede rin pagsamahin ang yung isa sa mga dalawa sa pag-inom din ng wine yon. O nga pala do, bukod sa starch, ang hindi dapat natin pinaghahalo din ay tubig. Ang payo niya, kapag katatapos mo lang kumain, di ba, busog ka, huwag kang uminom ng tubig ng marami. Kung di mo maiwasan yung parang sip lang. Kasi kapag dinamihan mo ang tubig, ganun din ang mangyayari. Mawawalan ka ng acid na pang-digest dun sa protein. According dun sa sinulat niya. Kaya, hintay ka lang siguro na after 30 minutes, tapos inom ka na lang. Doon ka na lang uminom ng tubig.
Pero kung hindi talaga maiwasan yung kung kailangan mo talaga uminom, pwede naman wine. Yun naman yung nakita kong remedyo dyan. So kung may wine ka, basta ha, yung timing na pag-inom mo ng wine, hindi yung bago pumasok sa trabaho o school ha. Yun, kung uminom ka ng wine, yan, pwede mo ihalo sa protein. Kasi I think yung wine may parang ano yun eh, enzymes, na hindi naman siya nakakahad lang sa pagdigest ng protein yun. So yung sagot sa tanong, hindi normal ang maging antukin pagkatapos kumain. Dapat lang paghiwalayin mo yung mga dapat hindi paghaluin, which are starch or carbs or sugar. Carbs and protein, no, bad combination. Pwedeng carbs lang at saka veggies or proteins and veggies. Pwedeng fats and proteins. Pwedeng, wala naman siya pinagbawal fats, saka, ano, pero pwede nyo itry fats at saka, at tawag dito, carbs, pagsamahin. Sa susunod na video, sabihin nyo lang sa akin, pwede lang pag-usapan yun, ano yung mga pagkain rich in protein, rich in fats, rich in carbs. Okay, yun lamang. Sana maging masarap ang kain mo mamaya. Kung nagustuhan mo episode na ito, pakilike lang dyan sa baba. I-share mo sa mga kaibigan mong may mga fitness goal. Pagdating sa, let's say, diet planning, yan, baka sana makatulong ito sa kanila at saka sa iyo rin. At kung may mga masasuggest ka, i-comment mo lang sa baba. Kung sa tingin mo nag-work ito sa inyo, no, baka mamaya, imbis na fried chicken with rice, fried chicken na lang at saka isa pang protein, pwedeng Mojos o pwedeng, basta yan, gulay nga. Yun. So maghanap ka ng mga restaurant na nag-o-offer ng ganong combo, yung mga hindi pinaghahalo ang starch saka protein. So yun lamang, hanggang sa susunod na episode para talihin ang iyong tikas. Kahit gaano palakas ang bagyo, panahon